Apat na games na lang ang natitira sa Dallas at natalo pa sila versus Miami Heat. Ang Dallas din, bago ang game nila, ay 7-0 kapag 60% pataas sa field. Versus Miami Heat, 61% sila at 41% pa mula sa 3-point area. Kontra sa Miami na 52% at 35% mula sa 3-point area. Yun nga lang, ang Miami ay 26 out of 29 sa free throw area kontra sa 14 out of 16 ng Dallas. Pero kahit ganun sa free throws, ang taas pa rin ang percentage ng Dallas na natalo pa rin sila kahit si Luka umiscore ng 42 points, 10 rebounds at 8 assists. Si Kyrie naman meron 23 points at 8 assists, si Hardaway nasa 31 points. Sa Miami naman, si Butler meron 35 points at 12 assists na ang problema nga ng Miami ay yung big man. Pero andyan nga si Cody Seller na meron 20 points at 8 rebounds. Nilagay din si Kevin Love sa 6 man na meron namang 18 points. Wala pa dyan si Adebayo. Ang Miami din ay 1.5 games behind versus Brooklyn Nets para sa number 6. Ang Knicks technically pasok na rin sa playoffs at ang mag-aagawan na lang sa number 6 position ay Miami, Atlanta at Brooklyn. Base sa natitirang games na halos nakaset na yung sa East. Ang Dallas naman may chance pa rin kahit 4 games na ang natitira, kaso maliit na lang yun. At depende na lang din sa kakalabasan ng games ng number 7 hanggang number 10. Ang isang problema pa ng Dallas sa last 2 games nila na nakakalaban ay top 2 at top 3 sa depensa, Miami at Philadelphia. So ang problema talaga ng Dallas ay depensa dahil nabago nga yun. Kahit yung Phoenix, ganun din ang nangyari. Lalo na nung last part ng season ngayon na tumitindi yung depensa, pati na rin yung tawagan na wala na tayong magagawa dyan at mag-iiba pa yan sa mga susunod na games. Ang Clippers naman na dalawahan ng Pelicans ngayon, tinalo sila 122-114. Kahit pa si Kawhi umiscore ng 40 points, na mataas ang kanyang winning rate kapag si Kawhi ay umiscore nga ng 30 or more points, kaso kinapos. Si Westbrook naman meron 24 points at 9 assists at 3 out of 6 mula sa 3-point area na 50% pa sa field. Si Brandon Ingram naman 36 points at 8 assists. Parang mga home court advantage ang nangyayari ngayon dahil sa dami ng free throws. 31 out of 35 sa Pelicans, mula sa linya ang Clippers 19 out of 23. Hindi rin naman nagkakalayo ang dalawang team sa field goals at ibang stats. Lamang ang Pelicans ng 8 points sa game at lamang din sila ng 12 points mula sa free throw area. Dahil sa dalawang sunod na talo ng Clippers, bagsak sila sa number 6 at dumikit pa ang Pelicans sa kanila ng 0.5 games. Ang Lakers ang sunod na makakalaban ng Clippers na may chance pang makaagaw sa pwesto. Si Zion naman para sa Pelicans, huli pang nakapaglaro noong January 2 dahil nga sa hamstring injury kahit tapos na ang Pasko at bagong taon. Ngayon, kaka 2 weeks ng injury ni Zion, matatapos na yung season. Base pa sa report na nilabas noong March 23, possible kasi makabalik si Zion sa April 6 or 7 at i-re-evaluate ulit siya kung okay na ang injury niya. Sa ngayon kasi nakakapag-participate na si Zion sa on-court activities. Ang hamstring injury kasi kahit anong grade ay nasa 3 weeks to 3 months ang recovery. Yung kay Zion kasi taon-taon na lang. At kung ibabase nga sa report bago matapos ang season at kung walang setback, pwedeng makabalik si Zion versus Memphis. So hindi pa official yan. Base lang yan sa binigay na timeline report.